Okay, nagbabalik po ang Candidly Speaking with Willie. Of course, with my good friend here, the handsome guy from Balik Probinsya, Katito. Katito, maraming problema sa agrikultura. Kanina lang pinag-uusapan natin, dapat bang asahan ng mamamayang Pilipino yung gobyerno para umunlad yung kanilang buhay, o ang Pilipino ang dapat kumilos para umunlad yung kanilang buhay? Siyempre, iba na yung tutulong yung gobyerno, pero yung unang galaw kailangan nang gagaling sa individual citizen yan. Yan. Ngayon, i-import na karne dito, ang presyo ay pati ang consumer ay sa halip na bumili ng itlog ay bumibili na. Dapat gawin ng taong bayan, kung nalalaman nila na yung mga pinuno nila ay may kinalaman sa mga smuggling na yon, pagdating ng butuhan, huwag na iboto. Uh-huh. Kasi pumapayag sila na kunin yung pera ng mga farmer, mga magsasaka. Tinatanggal nila sa bulsa ng tao at ibinubulsa nila. Okay. Puputulin muna kita, Katito, at naandito yung aking gwapong co-host, si Congressman Nikki Nicanor Briones ng AGA Party List. Partner, good evening! Hi, good evening! Good evening, Tito, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Okay. Naandiyan ka pa ba sa Davao, dyan sa iyong pakikipagkonferensya o pakikipag-meeting sa ating mga custom people dyan sa Davao? Kahapon yun, tapos na kami. At nagpunta rin sa Davao yung ating operational committee oversight ng fiscal examination of imported articles. Ito yung pinamumuruan ng ating chairman ng Ways and Means na si Kong Dodo Mandanas. Okay. Siya ang chairman at tayo naman ang vice chairman doon sa COCOPEA, yung Congressional Oversight Committee. So, anong kinalabasan? Anong kinalabasan nung buod ng lakad ninyo ni Kong Mandanas diyan sa Davao? Anong kabuuan nito? Nagkaroon kami ng consultation or public hearing para sa mga nangyayari doon sa Davao. At ipinaliwanag din ni Kong Dodo Mandanas ng aming grupo kung anong ginagawa ng Committee on Ways and Means. Ganon din yung COCOPEA, yung ating Congressional Oversight Committee on Fiscal Examination ng mga imported articles. At gusto ng ating chairman of Ways and Means na may paliwanag kung anong ginagawa ng aming committee. Anong mga batas ang pinapasa niya kaya nung pagbababa ng VAT from 12 to 6%. At ito namang tungkol sa smuggling ay pinaalam natin na yung COCOPEA ay pwedeng mag-deputize ng mga nasa sektor ng alimbawa ay sa magsasaka, sa sugar, sa rice, kung sino ang gustong magbantay sa custom, pwede natin i-deputize sa ng Oversight Committee ng Congress. Wag mo kong kakalimutan na ilagay dyan na partner, dahil pag ako nagbantay dyan sa custom, maraming malilintikan dyan. Oo,
really, kailangan kasi natin proteksyonan ang ating mga magsasaka. Marami na ang umaangal. At kung mapapansin mo, nung nakaraang mga araw, meron lumabas sa SWS na mas marami ngayon ang nagugutom na pamilya. Isang pagpapatunay yan na marami sa ating mga kababayan ang hindi kumikita or walang hanap buhay. Aha. Alam ba natin, alam mo naman really, katito na itong ating agriculture and fisheries sector ay nagkakaroon ng empleyado umabot na 11.7 million na Pilipino ang umaasa rito or 40%. Kung hindi kikita ang ating magsasaka at magkakaroon ng kalugihan at mababawasan ang mga naghahanap buhay, ito ang malaking porsyento na maaaring makapagbigay ng pagkagutom ng pamilya, lalo-lalo na sa ating mga kanayunan. Okay, Katito, anong reaction mo sa sinasabi ni Kong Nicanor Briones? Lalo na ngayon, Congressman, napapasok na naman itong mga rice importation tsaka sugar importation. Kailangan bantayan natin at kung minsan daw eh, hindi raw rice yung pumapasok, ibang commodity, pero nakalagay na rice importation. So marami talagang mga nakakagulat na paraan dyan sa customs. Kailangan talaga bantayan yan. At kung hindi natin kasi mapuproteksyonan na ating magsasaka, patuloy na dadami ang pamilyang magugutom sa ating bansa. Isipin mo yung 40%, napakalaking sektor ng nasa agriculture at fisheries. So dapat nang i-prioritize ng ating pamahalaan. Nakapagtataka nga lang at hindi napapagtuunan yung sektor na nakapagbibigay ng malaking hanap buhay pero, sa ating mamamayan. Pero kung yan lang magagawa nating payabungin at taunlarin ang ating magsasaka, sigurado yung 40% nating mga kababayan na umaasa rito, gagandang buhay, hindi laging nakaasa sa ating pamahalaan kung yan nakikita. Okay, with that, thank you so much, partner. At magkikita tayo sa Sabado at makakasama natin si Kong Mandanas doon sa kanyang distrito, no? I-guest natin si Kong Mandanas para maipaliwanag niya ang kalagahan itong Congressional Oversight Committee laban sa smuggling. Okay, thank you so much, partner. Maraming salamat, Nicky. Atito, at mabuhay kayo. Okay. Alam mo, napakasipag talaga niyan eh. Pero, partner, gahol lang tayo sa oras. Sa May 20, 21, 22, bigay mo nga sa amin yung detalye na itong balik. Tuloy na yung balik probinsya. May 20, 21, 22, dun sa Philtrade Exhibits, nandun ho yung ating balik probinsya at makikita natin doon iba-iba mga klaseng proyekto sa agrikultura, sa turismo at iba pa. At makikita ng tao kung paano ka makakahanap ng proyekto sa inyong hometown para gawin mong negosyo at gawin mong malakas ang Pilipinas. So ito po yun, May 20, 21, 22, magagana po yung balik probinsya sa Philippine Trade Training Center, PTTC. Diyan po sa building ng Senator Hill Puyat Avenue, Buendia, corner po yan ng Roas Boulevard, Pasay City. At ang contact person po natin dyan ay walang iba kundi si Miss Ana Rivera. At ang contact details, tawagan po ninyo 504-4544 o 0906-4767-8558. At ang email ay balikprobinsya.online@yahoo.com. Yan po. So, partner, maraming salamat at sa susunod, iimbitahin kitang muli. Your parting words sa ating mga manonood. Marami tayong pinakita kanina at pinag-usapan na tungkol sa initiative. No? Mm-hmm. Yung pag-develop ng Boracay, which is now one of the premier tourism destinations of our country, hindi po nagmula yan sa gobyerno ang pagsimula. Nag-umpisa niyan mga individual resort owners na pinaganda nila yung mga resort nila hanggang sa nabuo na lumaki yung buong coastline na ng Boracay. Mm-hmm. At saka lang pumasok ang gobyerno nung malaki na yan. Dito mo maipapakita na dahil sa yung mga iba-ibang mga private investors ay inumpisahan yung project nila na buo yung Boracay. Mm-hmm. Pwede rin ganito mangyari sa buong Pilipinas dito sa Balik Probinsya. Sure. So thank you so much, Katito.
ang layunin ng balik probinsya, ang agapa natin ng agrikultura at turismo, eh katulad po niyan, lumalaki ang bilang ng may hirap. 3.2 million ang napupunta doon sa bilang ng nagugutom. Eh kung iaasa ho natin lahat yan sa ating pamalaan, baka patay na yung kabayo, wala pa kayong bigas, wala pa kayong kamatis, wala pa kayong gulay. Sa atin to, sa atin po bilang Pilipino, lalo-lalo na doon sa ating mga nasa karating lalawigan, iniikot na po namin ni Kaniki. At ngayon ay kasama ko naman si Kati ito. Ano, pagtutulungan natin ito na makapanayaw mga ating mga gobernador, mayor, congressman. Ano ba ang pwedeng tulong na pagpapayabong sa agrikultura at kaakibat nito yung turismo? At pag meron kayong produkto dyan sa probinsya, huwag ninyong itago, no? Bayaan ninyo ang balik probinsya na magpakilala nito. Kaya meron po tayong event sa May 20, 21, 22 dyan po sa PTTC. Ano ho? So, maraming salamat at sana yung smuggling na yan mapagtulungan natin, katulad na itong Cocopea na binabanggit ni Kaniki Briones ng Aga Party List. Hindi lamang po ang Cocopea, hindi lamang po kaming nandito sa UNTBN dapat magbantay sa mga nangyayaring kababalaghan dyan sa custom para makapasok ang mga illegal importation na pumapatay sa produktong Pilipino. Ano, tayo po. Pero tayong mga nasa farmers o tayong nasa mga kabukiran, itignan mo natin bakit ba matigas yung ating carrots? Bakit hindi ba natin mapaganda yung produkto natin sibuyas? Ha? Marami pang iba. So, ito po ang gampanin namin na abangan ninyo lagi dito po sa Candidly Speaking with Willie. Of course, doon po sa ating segment na agapan natin ng agrikultura at turismo in cooperation with the Balik Probinsya. Thank you so much, Creative Baker, Walter Bread, Mr. Walter Co. and Ma'am She, Governor, Comadreng Vilma Santos Recto, ang Batangas sa Capitol staff and employees, thank you so much. And of course, Ms. Daisy of Agap Office, and Jing Briones, yan pong si Jing. Talagang bagay diyan sa agap dahil sadyang napaka-agap po niyang gumising para kami ay masama sa paglilibot diyan sa Batangas. Thank you so much. Maligayang panonood po kay Madam Ina Espiritu and Attorney Rio Espiritu. Nakilala ko po yan nung isang araw magkaipilido kami diyan sa Rioson sa taximeters. Ilocanja, napakasarap ng kambing dyan at iniyaw. Thank you so much, Mami Gloria, Mike, Jay, and Irene. Siyempre, kaya po ako guwapo ngayong gabi. Dahil po dyan sa Coke and Barbershop. Ha? Sa Coke and Barbershop. At happy viewing, Madam Ella Del Mundo. I love you. Ha? Aurora, ayan, sa Coke and si Aurora Dizon, Gonzales, magandang gabi po. Jesse Boy, Gonzales, Lani, Shoning, si Tita at si Efren, yung lumupit sa akin. Magandang lalaki na naman ako. Benny, Shirley, Mauro, Bing, Milky, ayan. At maraming salamat, Katito. Ayan. So, sa inyo pong lahat, at tabayanan po ang marami pang sorpresa nito pong Balik Probinsya at ito pong agapan natin ng agrikultura. Tayo po'y magkita-kita pong muli sa susunod na Webes. At siyempre, ito pong ating huwag kakalimutan, ang ating pasalamatan, ang ating Diyos. Salamat po sa Diyos.